2081 na yung nanonood sa atin. Kakaya naman sa hindi pa ako magsimula. O, ito po pala, mga kababayan, before tayo magsimula, ultramolecular hydrogen for longevity. Para humaba yung ating buhay. Inumin ninyo po, molecular hydrogen water. Itong tumbler na to, may battery. Pag linagyan mo ng tubig, i-on mo siya ng 5 to 15 minutes. Then, na-transform po siya. May bubbles na, kunti lang yung bubbles niya. Then, ta-transform na siya as molecular hydrogen water. Pang-detoxify po for healthy aging and longevity. Napakaganda po na pamponin na siya. I-try po niya. Ngayon, balik po tayo sa herbal. Yung gusto po ng herbal toothpaste, try po ninyo siya. Then, mayroon din kami nakapackage sa kanya yung oxygen bar, anti-aging whitening, and deep cleansing whitening bar. Siyempre, kailangan natin ascorbic acid, sisoprene, vitamin C para malakas yung kuwan natin panlaban sa mga cold virus. And yung mahilig sa coffee, alkaline coffee na po para hindi acidic yung inyong katawan. Ito pala yung complete phyto-energizer. Tapos yung mahilig din po sa sa choco, alkaline choco, mga kababayan, mga bata na hilig dyan. Yung gustong sumeksi, mayroon kaming pampaseksi. Di ba? Ayan. Ano pa? Wala na. Ubusin ko na muna itong tea. So, dito na muna tayo, mga kababayan, sa mga balita. From Manila Times, Sarago Tandem Possible. Politika muna tayo po para masaya. President Rodrigo Duterte's Chief Legal Counsel, Salvador Panelo, has floated the idea of a Duterte-Go tandem for the next year's election with presidential daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio running for president in Duterte's longtime aide Senator Bongo for vice president. Sabi po ni Panelo, alam ninyo sa halalan 2022, tatlo lang ang paiikutin natin. Kung sino ang tatakbo? Tatlo lang daw. Sabi mo, sir, may super chat daw. Escape mo. May super chat? May super chat pala. Dali lang po, mga kababayan. Si Madam Marites Bagsik, $9.99. Nabasa ko na yon. Maraming salamat po, ma'am. God bless you more. Nabasa ko na po yon. Inan ko. Wala na. Yun na. Yung iba, nabasa ko na rin. So, dito po daw tayo. Paiikot. Ay, mali. Hindi tayo ang paikutin, pero baka baka dito din tayo umikot. Di, okay. Dige. Ang sabi ni mali yung baka bigkas ko eh. Tatlo lang ang paikot nila. Yung tandem. Kay Mayor Sara Duterte,
para presidente, tandem, Mayor Sarap presidente, Duterte tandem. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, ang iikot lang sa kanila, ha? Duterte-Duterte tandem or Mayor Sara, Vice Presidente Vice Presidente si Bongo or Bongo for President in Duterte for Vice President. Yun. Mga kababayan, Mayor Sara with Bongo as Vice President or Bongo as President in Duterte as Vice President. Malinaw. O, sa kanilang dalawa lang pala. Noong una, clean-out ni tawag dito, ni Roque, na yung possible na mga pangalan nakasama doon si Bongbong Marcos. Hindi man pala si Bongbong Marcos talaga ang gusto nilang isama, kundi si Bongo. Sabi ko sa inyo, kahit ayaw niya ng personal, isya talaga ang gusto. Yeah. Panilo state on the possible team ups for the presidential derby does not conform with the palace spokesman Harry Roque Jr.'s thinking. The president does not intend to run in 2022 because he wants to rest. Narinig na namin yung mga ganyang kwento, mga kababayan, na yung ating pangulo noong mayor ayaw na tumakbo. Pero tumakbo po. I advise, unsolicited advice to, Ari Roque, isama mo na po. Isama mo na lang. Kung halimbawa, yung ating pangulo ay magpahinga, o di, okay, finally, di, pahinga siya. Pag hindi mo kasi sinama so yung pangalan ng ating pangulo tapos tumakbo, mapapahiya ka niya. Bakit? Kasi that is the normal flow of thinking ng ating pangulo. Mayor pa lang siya doon sa Dabao. Di ba ganon? Palitan lang sila si Sara. Mayor, vice mayor siya. Tapos, take over ulit siya as mayor. So, ganun yung pattern ng pag-ugali ng ating Pangulo. Isama mo na. Anyway, hindi naman siya, Hindi naman siya bawal. Pwede siyang tumakbi vice president. Si Erap nga, tumakbong mayor. Presidente dati. Tumakbong mayor. Okay. Sige. Si GMA, presidente, tumakbong congresswoman. Kung saan kayo masaya? Diba? Walang problema sa amin. Kaya sabi ko nga, kahit sinong umupo dito sa Pilipinas, sa Amerika, kung saan pang bansa, hindi mababago po ang direksyon ng katotohanan, mga kababayan, that the Lord is our King. Si Jesus pa rin ang magiging King of Kings and Lord of Lords dito sa ating mundo, kahit sinong gusto ninyong iupo dyan. Ngayon, what about Bongbong Marcos? Na-take up ko na po ito many times. Sabi ko kay Bongbong, kung nakikinig ka sana sa programa ko,
Bakit niya, Mr. Marabillas, may possibility makinig sa iyo? Nakikinig po yung pamilya ni Bongbong Marcos, nakikinig sa akin. Laman ninyo, in-invite nga ako. We send $9.99 pang kape. Maraming salamat po, Teresa. Teresa Mendoza, saan pinadala? Super chat? May padala daw siya. Maraming salamat po, madam. Balikan natin yung ating pinag-uusapan. Na ngayon si Bongbong Marcos. Yung pamilya niya, yung tita ni Bongbong Marcos, mga kababayan, yung chief of staff niyang anak ng isang general, tumawag sa akin. So I'm hoping na si Bongbong Marcos once, napanood na rin tayo. Siyempre, sasabihin, pamangkin, may isang Bicolano na kahit Bicolano yung nakaupo na kalaban mo, he's supporting you, he's a vlogger. Siyempre, sasabihin nun. Di ba? Kaya pwede ako magsabi na kung nakikinig ka ngayon, baka nakikinig yung family niya. Si Mrs. Marcos, yung nanay ni Bongbong Marcos, napanood na daw itong programa natin. Si Tabako nga, nakapanood na ng programa ko. Sino si Tabako? Si Fidel Ramos. Napanood ako, galit siya. Tinamaan kasi sa isang komentary natin. Si Tabako. So, kung nanonood ka ngayon, BBM, gabi ko sa iyo, huwag ka nang umasa sa kanila. Huwag ka nang umasa. Yung mga nakapaligid sa Pangulo, may mga kanya-kanyang interes yan. And most of these people na nakapaligid sa Pangulo, mga dilaw, kalaban mo. Kalaban mo. At hindi ka pa naka... Hindi ka nga kinuhang vice president, kinuha niya dilaw si... Di ba malinaw yun? Si Gaitano, hindi man po baga ikaw yung kinuhang vice president, pumunta ka doon. Naniwala ka sa mga sinasabi nila and you support the president, mabuti yung ugali mo. Tama din yun, ginawa. Politics is politics. Alam mo, napakatagal mo na sa politika, tatay mo. Naupo ng napakahabang panahon. So, nakita mo yung takbo ng politika dito sa Pilipinas. Walang permanenteng kaibigan, walang permanenteng kaaway, permanenteng interest lang. Ganun yon. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, siguro alam mo naman, kahit hindi ko sabihin, pero for the sake of this balita, sabihin ko pa rin. If you intend to run for president, huwag kang aasa sa kanila. Huwag kang aasa ng endorsement sa kanila. Hindi mo po nakikita yung takbo ng mga pananalita ng mga nakapaligid sa Pangulo. Eh, napakalina. Iikot lang sa kanila. Si Panilo mismo nagsabi, Sara Duterte, President Digo, Vice President. Or Sara Duterte, Bongo. Kung hindi, Bongo, Sara Duterte. Kanila lang. Kanilang pamilya at close aid. Kung lumitaw yung pangalan mo,
na huwag kang umasa doon. Kung ako sa'yo, BBM, magsimula ka na ngayon. You organize. At wala, huwag ka nang mag-ano. As you organize, do not look back. Titingnan mo pa si... Huwag kang umasa na i-endorse ka for president. Huwag ka nang umasa doon. Hindi kanila i-endorse. Hindi ganyan. Hindi ka nga kinuhang vice president, kinuha si Cayetano. Napakalinaw yun. Ngayon pa, na nakaupo sila, kukunin ka. Ayoko naman sabihin sa inyo na ginamit ka lang para makuha yung boto ng Solid North. Ayoko naman sabihin yun sa iyo. Pero alam nga naman, BBM, hindi mo yun nahalata. Yung mga loyalist, ano nga yun? Simple lang. Ano yung loyalist? Ganun yung ano? Hand sign? Ayokong sabihin sa'yo kasi matanda ka na sa akin. Matanda ka naman sa akin at mas exposed ka sa politics ako. Kailan lang naman ako? Nung nasa radyo lang ako, nagsimula. Pero ikaw, from birth, you're exposed sa politics at yung... Alam na naman, hindi mo alam na ginamit ka. Yung mga Marcoses, si Amy Marcos, si Imelda Marcos, yung pamilya ninyo dyan sa Tacloban, alam nga, hindi ninyo naalata. At yung mga taong nakapaligid sa Pangulong lahat dilaw, lahat ninyo yun kalaban. Yung partido ng ating Pangulo, dilaw, allergic sa inyo na mga Marcoses, allergic. Pag dilaw po, allergic sa mga Marcoses. Tama? Huwag kang aasa ng endorsement. If you intend to run, you just run and organize your own political alliance. Do not wag na. Bakit? Mabibigo ka lang. Mabibigo ka. And prepare to fight even the Dutertes. Kasi yun talaga ang ipopost nila. Either si Sara, si Bongo. Wala na. May admission yun. Si Sara, Bongo, Vice President. Or Bongo, Duterte. Yun ang pinufloat nila. Napakalinaw. Pag sinabi ng Pangulong, hindi ako, I want to rest, asa pa kayo na totoo yung sinasabi ng Pangulo na yun ang sinabi niya nung tumakbo siyang Pangulo? Hindi ako anya tatakbo. Ayun. Tumakbo, hindi. Tumakbo. With that pattern ng statement ng Pangulo, tatakbo siya o hindi? Huwag na tayo manghula. Tama? You want to serve? You run. Win or lose. Ganun talaga naman eh. Sa laban, may panalo, may talo. Pag nanalo, di wow. Pag natalo, balik uli hanggat buhay ka pa. Bata ka pa naman.
Takbo ka ulit. Or anyone from your family, kung medyo pagod ka na, ganun po, huwag ka nang lumingon at huwag kang aasa ng endorsement. Hindi yun mangyayari. Endorse ka ng ano? At tanong ko sa iyo, BBM, tinulungan ka ba dito ng ating Pangulo, at least sa laban mo dito sa ano? Tinulungan ka? Hindi, yan kasi bawal. I mean yung ano? This is a political exercise. Yung dito sa issue ng recount, tinulungan ka ng ating Pangulo, at least. Ayusin ninyo, ha? Baka pati dito sa ano, dayait pa ninyo. Umayos kayo, papasilip ko kayo. Ayusin ninyo yung pagbibilang, recount. Dapat malaman ng kahit pasikrito, kasi hindi maganda pag public. But in politics, it happens. Yung Pangulo, walang influence sa Supreme Court. Siya yung nag-appoint, walang influence ya. I'm talking of reality, mga kababayan. At least man lang, hindi na doon sa pagbibilang dayain mo para manalo yung kakampi ko, hindi. Yung i-fast track man lang yung counting. I-fast track. Umayos kayo, delaying tactics ginagawa ninyo. Patapos na. Si Lomi nakaupo. Prangkayin kita, BBM. Pure politics, mga kababayan. Ito na binibitawan kong pananalita, BBM, sinasabi ko lang ito kasi ito yung nakikita ko from the perspective ng isang nagmamasid. And I think yung aking pagmamasid, hindi man po malayo sa katotohanan. Tama? Sinusubaybayan ko yung mga galaw ninyo. At hindi man sa ako nagmamagaling political analyst ka ba? Ay, hindi man po ako political analyst. I'm a simple observer, a simple journalist, and with my experience for long years sa pagmamasid ng galaw ng mga politiko spanning 35 years, more than 3 decades, mula pa ng panahon ng tatay mo. Ilang presidente hanggang itong pangulo natin ngayon. Everyday yun ang pagkain ko, politika. I am forced to engage in this kasi radyo man ako, morning, noontime, evening, pagising uli, lahat, balita, kinakain ko na. Alangan, hindi ko pa masubaybayan kung ano yung, di ba? Hindi ko sa inyo. You run if you wish to run and serve the Filipino people. Without, yung aasa ka pa kung kanino. Di mo kailangan sila. The Marcoses
in your family nakapag-stamp. Kaya nga, sino ba ang may Marcos loyalist? Kayo lang, di ba? Eh, yung panguluan niya may DDS. O di mag-DDS din sila. Ika niya, di ba DDS ka? Dati. Tumigil yung aking pagiging DDS, mga kababayan, nang tumama ang bid ko. I have to tell you that. Bakit ako tumigil sa pagiging DDS? Alam naman, direksyon ng Pangulo, papuntang sama pa din ako doon. Hindi na ako sasama doon. Alam kong papunta sa... Hindi pa man po ako nababaliw. Papuntang impyerno. Alam mong impyerno yung pupuntahan? Sama din ako, mahal na Pangulo, papuntang impyerno. Ano? Kayo na lang. Sinasabihan ko na, oh, mahal na Pangulo, babangga na tayo. Di, ayaw, minura pa yung... Sige. Normal pa po ang pag-iisip ko para sumama papuntang impyerno. Kaya nga ako nandito to warn you of hell. Pagkatapos, ako itong nagwa-warning na papuntang impyerno. Bigla akong, dahil didiisa ko, di na bali, sige, punta tayong impyerno man la Pangulo, man la mahal kita kasi, samahan kita sa impyerno. Huwag na. Hindi mo nga mali yung sarili mo, papuntang impyerno eh. Kung mali mo yung sarili mo, dapat papuntang langit ka. Tama? Hindi mo mahal, papamak mo yung sarili mo, papunta doon. Hindi man po ako ganun. Eh, yung iba nagagalit sa akin, ginamit ko daw yung Pangulo. Kailan? Dumikit ako sa Pangulo? Humingi ako ng posisyon? Ang dami dito sa amin, may mga posisyon na si Tukayong Dante Jimenez, patay na. Kaibigan ko yon. Pwede ako. Uy, Tukayo, lagi kong kausap yun. Kasama ko sa mga meetings ng Bicol, ano? Hindi na humingi. Tingnan ninyo, ilan sa mga taga-media? Si, ano, sino yung sa media nandyan kay Presidente ko? Yung dating sa pangalan noon? Si Andanar. Yung tito ni Andanar, kausap ko sa Manila. Nang nakita ko, pakilala sa akin, Sir, ikaw pala yung buwan dito. Sabi sa akin sa Maynila, tito ni, hindi Quintanar, si Andanar. Si Martin Andanar. Yung tito ni Martin Andanar, kausap ko sa Maynila. Lumapit sa akin, hindi ko man kinakausap. Hindi ko man siya kilala. Siya mismo ang lumapit. Yung meeting natin dyan sa ano namin. May meeting kami sa Maynila. Two years ago. Pwede ko yung kalabitin? Hindi na yon, tito ni Andanar. Si Tukayo na lang, patay na. Yung isang direktor dito, lagi kong kasama, direktor na siya. Ayoko ng pangalan. Itanong ninyo sa kanya kung kinalabit ko man lang siya. Ay, direktor, ikaw kayo lang yung kinabang sa ano. Pwede din ba kung sumingit dyan? May yaya nga kayo. Wala ni isang pagkakataon humingi ako ng tulong sa gobyerno ni President kasi sumuporta ko sa kanya. Sila ang may utang na loob sa akin, hindi ako. Intindihan ninyo? Niminsan, hindi sumagi sa isip ko na pumosisyon din.
at gamitin yung aking credentials. Dati akong municipal councilor. 35 years sa broadcast. Hindi ba ako pwede dyan sa PIA? Philippine Information Agency? Hindi ba ako qualified? Hindi ba ako pwede sa Ang daming taga-media sa Maynila, nandun na sa mga positions nila sa kung ano-anong agencies ng gobyerno. Nagpa-appoint. Yung iba nga hindi nagpakatapos. Ginamit lang yung rango. PCOO, di ba ako qualified? 35 years sa mainstream media. Second year college pa lang ako. Taga-media na ako. O sino? Sino ang may ganong qualification? Mas senior pa ako kay Martin Andanar sa broadcast. Hindi man siya pagmamayabang. Kaya yung nag-accuse sa akin na hindi ka niya napagbigyan. Hindi man po ako humingi. At wala akong planong humingi. Hindi ko ugali ang ganon. Ayaya nga kayo. Kahit dito, sa amin, dami kong barkadang gobernador, congressman, mayor, dami kong barkada. Humingi ako sa kanila ng i-position mo ako. Wala. Makita ko lang kayo na maayos yung trabaho ninyo. Okay na yun. Ngayon sa akin, mabubuhay kami ng maayos. Ang mga anak ng Diyos, mabubuhay, hindi magugutom. Mabubuhay ng maayos, that is the promise of our Father in Heaven. Siya ang may-ari ng buong mundo, buong universe, siya ang may lalang. Gugutomin ba niya yung kanyang mga anak? Hindi niya gugutomin ang mga anak niya. Hindi man po kami nagpo-problema ng makakain namin. Dumarating na lang yan eh. So, going back dito kay BBM, mga kababayan, yun ang masasabi ko po. If you intend to run, you run. Bukan ng asa. If you wish, kung gusto mong matulungan ka namin, ako, pwede akong tumulong sa'yo. Believe naman ako sa tatay mo. Believe ako sa'yo. Believe ako sa tatay mo. Believe ako sa pamilya ninyo. Hindi mo kailangan. Just tell me. On my own little way. Magatulong ko sa'yo. Pag nanalo ka as pangulo ng ating bansa, hindi mo kailangan na isama mo ako sa gobyerno. I-invite mo lang siguro kami ni Mrs. na makakapiman lang din sa palasyo. Hindi pa ako dyan nakarating kasi sa loob ng palasyo. Nasilip ko siya ito pala yung palasyo. Sabi ng driver namin, ito ano yun. Sabi ko, ito pala yung palasyo. Maganda. Ganon lang po. Afterwards, bye-bye na. Dito uli ako. Hindi ko nga po ugali. Ang ganon. Gwen Garcia, BDM. Maganda yun. Okay na po siguro yon. Yun man lang ang gusto kong. Kasi isang topic pa lang tayo.